Nakunan ng CCTV ang nahuling suspect sa pagpatay sa isang graduating college student ng De La Salle, Lipa sa Batangas noong mga oras na isinagawa ang krimen. Narito ang report ni John Consulta. Bumagsak sa hot pursuit operation ng Lipa Police, Batangas PPO at Victoria Municipal Police sa Oriental Mindoro. Ang gwardiyang si George Benedicto, suspect sa panggagahasa at pagpatay sa graduating college student ng Lasal Lipa na si Felix Maranan. Basag ang likurang bungo at dalawang saksak sa leeg ang inabot ng biktima. Nanggahasahin at patayin siya ng suspect sa loob ng kanilang bahay sa isang subdivision sa Lipa. Lumabas din sa medical check-up ng suspect ang mga kalmot at pasa na nakuha niya sa biktima nang manlaban sa suspect. Sa kuha ng CCTV ng subdivision, pasado alas 6 ng gabi noong May 15, sabi ng pulisya. Makikita raw ang gwardiyang si Benedicto habang kinukumbinsi ang kanyang kapwa security guard na naka-duty na pasukin nila ang bahay ng biktima para maghahasa ito. Pero di raw pumayag ang gwardiya. Pasado alas 11, nakunan ng suspect habang naglalakad patungo sa bahay ng biktima. 1:15 a.m. ng madaling araw ng March 16 nang makunan ng suspect na naglalakad palayo na sa bahay ng biktima. Kapansin-pansin ang mantsa sa shorts na ayon sa pulisya ay dugo ng biktima. Nung araw ding yun, tumakas ang suspect at nagpanggap na pahinanti ng isang truck patungong Mindoro. In the law of evidence, flight is an evidence of guilt. Initial DNA result coming from our crime lab, yung buccal swab na kinuha dun sa suspect ay nagmatch sa mga blood stain at other specimen taken from the crime scene. Bukod sa record ng pagnanakaw ng kalabaw at pagiging user ng droga, may nadiskubre pa ang Batangas PPO tungkol sa suspect. Hindi siya licensed security guard na in-employ ng security agency sa subdivision na tinitirhan. Mariin pa rin itinagi ng suspect na siya ang pumatay at nanggahasa sa biktima. Sinabi ko na rin po sa kanila na hindi po ako nag-rape dahil wala naman po sila evidence sa lahat sa para sa akin, sir. Nailibing na ng biktima. Madamdami naman ang pahayag ng pari na kamag-anak ng biktima. Kahit po patayin si George Benedicto, hindi mawawala ang sakit ng kanyang ginawa. Ayon sa Batangas PPO, posibleng makasuhan ang security agency ng subdivision dahil sa pagkuha sa suspect bilang kanilang gwardiya kahit hindi ito lisensyado. John Consulta, GMA News.